Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taya Abdul Karim from Nice FM and Adolescent TV News Online News Correspondent. Kaharap po natin ngayon ang Chairman Committee ng Electoral Code. Walang iba kundi si Attorney MP si Elija Dumama Alba. Ma'am, unang katanungan po namin, ano po yung sinasagawang legal pluralism in the bar mula noong nag-umpisa pa ito? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon po sa ating lahat. So ito po yung tinatawag na Bangsamoro Tri-Justice Summit. Mm-hmm. This is the first time that it has been conducted ever in the autonomous region, at ito ay ang ating attempt to put together yung isang tri-justice system sa bar na aayon, nananaayon sa Bangsamoro Organic Law, particularly sa Article 10. Pag sinabi natin tri-justice, ito ay binubuo ng tatlong sistema ng justisya sa bar, ang regular courts, ang sharia courts, at yung traditional and tribal justice systems. Ang mga kalahok natin sa mga tatlong araw na ito ay iba't ibang stakeholders coming from, you know, the ordinary regular lawyers, and then we also have sharia lawyers, at saka mga taga yung ating mga indigenous peoples communities. Gaano po ba ito kahalaga sa ating mga kababayan na Bangsamoro, itong programang 3 days activities? Nakita natin yung kahalagahan niya, at naramdaman natin yung interes ng mga tao na suportahan ang ganitong klaseng activity, dahil ito ay sumasagot, you know, doon sa kahilingan na magkaroon ng totoong justice. There can be no peace without justice. So kapag tayo ay nagkaroon ng isang magandang sistema para sa pag-deliver ng justice sa ating mga communities and societies, mas madali para sa atin na ma-achieve yung kapayapaan. So this is very, very important for us. Okay, final question. What is the most significant of this program? Ang pinaka-significant, I think, is yung napukaw, yung kaalaman ng mga tao na lumahok dito, at hopefully yung mga nakakapanood sa Facebook Live ay ma-engganyo din na pag-usapan ito tungkol sa tri-justice system. Hindi madali para sa amin na ipunin ang mga taong ito, pero sa bandang huli, para sa amin sulit na sulit, dahil nakita namin yung interest nga, no? At yung kung bakit kailangan natin ipagpatuloy. Okay. And, pagkatapos po ba nito, bababa po ba tayo sa ground? We want to create a framework, no? Ang ating objective dito is nakuha natin, di ba, may mga suggestions, may mga issues, concerns, and suggestions na nakuha tayo. At base doon sa mga suggestions na yon, titingnan natin kung paano tayo bubuo ng isang framework na maaaring kasama doon yung pagbaba sa ground. But not, hindi agad-agad na bababa tayo sa ground, kasi kailangan muna nating pag-isipan, baka may mga kailangang batas na ipasang Bangsamoro Parliament para mapanday natin ng maayos yung tri-justice system. Kung ito naman ay mangyayari, nakailanganin talagang pausapin ng mga tao sa ground. Okay, since ito yung pinaka-first Bangsamoro Tri-Justice Summit na isinagawa 3 days, ano po yung pinaka-pangunahin nating layunin? Yes, the objective is really to come up with a Bangsamoro Tri-Justice Framework. At ito yung makikita natin ano yung mga kailangan gawin para umusad ito. Katulad na kailangan bang may role na gampanan ang BTA Parliament sa pagpapasa ng batas para mas ma-strengthen natin ang Tri-Justice Summit. Kailangan bang merong mga activities and projects ang ating mga ministries para makatulong dito. Kailangan bang pag-usapan ito sa Supreme Court ng Pilipinas. Yung mga ganun. So, we have to collect all of those and try to really develop a sound Tri-Justice framework. So, may pahabol lang po naman. Since nabago lang po yumawa ang ating MILF chairman, ano?
wali of the Bank Samuro, I mean. Wali of the Bank Samuro, and of course, ko chairman ng MILF, yeah? And chairman siya ng, Chief Justice siya ng Sharia Supreme, yes. Court. So, bago lang po yung, ano po yung reaction niya dito, ma'am? Merong bang papalit sa kanya na katulad din ng kanyang position na iniwan? Lubos po tayong nagluluksa doon sa pagpanaw ng wali. In fact, noong first day ay supposedly magsasalita siya and somebody else delivered his message for him dahil nga wala na siya dito sa dunya. Pero nakikita natin na maging siya ay nakikita yung kahalagahan ng pagpupulong na ito, kung kaya meron pa rin nag-deliver ng speech niya. Tungkol naman doon sa kung meron ng papalit, meron pong proseso na kailangan sundan kung paano papalitan ang wali or mag-elect ng wali. Pero para sa akin, siguro kailangan muna nating palipasin ng ilang araw or panahon, yes, para naman ma this is in remembrance of and in respect to his value in the community, no? At isang paalala ito na lahat nga tayo ay may hangganan at kailangan siguro pagbutihin natin kung ano man yung ginagawa natin habang nandito tayo. Okay, meron pa tayo. Siguro kung may mga nakalimutan po kaming katanungan at saka in parting words na lang po. Parting words, naku, napakasaya na salamat po at na binibigyan nyo ng pansin ang aming activity. Salamat po sa pagpunta ninyo dito at ako po ay natutuwa dahil ang ganda ng feedback ng mga participants. Nabitin sila, no, kulang daw sa oras. Dahil dito, nakikita natin na ang growing interest ng mga mamamayan tungkol dito sa panday ng tri-justice system sa farm ay magiging kumbaga pa yung gasolina or fuel ba na tatakbo pa ito. So hindi to magiging puli, inshallah. Okay, maraming salamat, MP, for giving us opportunity for short interview.